Magandang gabi mga kaibigan, sa aking mga subscriber, sa aking mga silent viewer dyan. Shout out sa inyong lahat. Mga kaibigan, meron akong 50 centimos dito. Apat na 1967. Lima na 1971. Tsaka apat na 1972. Tsaka dalawa na 1974. Kompleto na itong koleksyon ko mga kaibigan. Kasi ang nasa record lang ng numista ay 67, 71, 72, 74. So mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe, papress na subscribe, papress na notification bell, paselect ng all, at kung gusto nyo i-share, pa-share na rin. Mga kaibigan, unahin muna natin yung pictures niya. 50 centimos. Issuer Philippines, period Republic. Type is in circulation coins. Year 1967 to 1974. Value 50 centimos. Currency piso. Composition, nickel brass. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi ito magnetic. Hindi yan magnetic. Oh mga kaibigan, hindi magnetic to. Weight 8 grams, 27.5 diameter, thickness 1.95 mm, shape round, technique meld, orientation coin alignment. Demonetized January 2, 1998. Coin alignment to mga kaibigan. Sa baliktaran to eh. Punta tayo sa kanyang obverse. Coat of Arms of the Philippines, Republika ng Pilipinas, year. Ano kaibigan? Republika ng Pilipinas, selyo daw ng Pilipinas, at saka year. Ano yung 1971. Reverse, right facing head of Marcelo H. Del Pilar, 50 sentimo, and denomination Marcelo H. Del Pilar. Ayan mga kapayan, 50 sentimos, Marcelo H. Del Pilar, 50 sentimo, yung denomination. Meron siyang mga sinasabi dito mga kaibigan eh. Ang mintage niya, United States Mint of Denver, United States. United States Mint of Philadelphia, United States. At United States Mint of San Francisco. Tatlong mintage pala to. Di bali, alamin natin dito sa kanyang presyo. Ang 1967 mga kaibigan, meron siyang very good, 17 pesos hanggang fine, 26 ang very fine, 47 ang extra fine hanggang uncirculated. Ito siya ay minute daw ng 1968 sa Philadelphia. Philadelphia pala ni minute ito. Ang 1967. Kaibigan. Imported pala lahat to. Kaya pala walang mint mark to mga to kasi imported. Ang imported kasi bihira maglagay ng mint mark. O, diba? Kahit sa likod mga kaibigan wala akong makikitang mint mark nito eh. Ang 1971, very good, 15 pesos hanggang fine, 28 ang very fine, extra fine, 39 pesos, mahal din. Din binmark na naman itong
1971. Denver, Mank, United States of America. Mga imported pala ito, itong 1971 mga kaibigan. So mga kaibigan, punta na tayo sa 1972. Ang 1972 mga kaibigan ay may sinasabi dito, Nab on 2. Denver Mank. Tapos yung isa naman, Plane 2. 1972. Ano kaya ibig sabihin na Plane 2? Tignan natin mga kaibigan kung anong ibig sabihin niyang Plane 2. Yan. Ito, kita-kita na natin. Plane 2. Ang korte. Ano ba ang korte nito? Itong isa ay... Ah, alam ko na mga kaibigan. Siguro itong sinasabing Plane 2 hindi nakadikit sa outer circle. Ito ang Plane 2. Ayan, nakaangat siya sa outer circle. Plane 2 ito. Ito naman, ito Plane 2 rin to. Ito yung sinasabing Nab on 2. Nakadikit na siya sa outer circle. Ayan o. Tsaka itong isa, pares pala ako na may hawak nito mga kaibigan. Ayan, nakadikit sa outer circle o. Ito yung sinasabing Plane 2. Ang Plane 2 mga kaibigan, ay hindi, Nab 2 pala, Nab 2 ito, nakadikit sa outer circle, ito ang Plane 2 ang nakaangat sa outer circle, ayan o, nakaangat yan sa outer circle, ito medyo klarong-klaro pa na nakaangat siya o. Pero ito talagang itong dalawang to, ayan o, dikit na talaga sa outer circle yan o. Kaya ito yung Plane Nab 2. Punta tayo sa presyo niya mga kaibigan. Ang presyo niya mga kaibigan ay yung Nab 2. Good 5 pesos, very good 12 pesos, fine 17, 30 pesos ang very fine, 42 extra fine hanggang almost uncirculated, 47 ang uncirculated. Mahal din! Ang 1972 na isa, Plane 2 na sinasabi, very good 18, fine 11 pesos, very fine 27, extra fine 39, 43 ang almost uncirculated, 58 ang uncirculated. Ang mahal! Ang mahal ng Plane 2 kaysa sa Nab 2. Talagang magkaiba nga pala talaga. Ang 1974, ganun din. Denver and San Francisco Mint. Yung isa, Prop Francisco Mint. Ang mahal. Ano kaya ang pinagkaiba nito? Yung Prop daw na San Francisco Mint ay Prop. Ito yung mga sinasabing
Nakain ito, naka blister pack itong proof. Tsaka ang proof, iba ang texture niya. Ang texture ng proof ay parang anong tawag nito? Para siyang ano ang tawag? Frosted. Para siyang frosted at makinis na makinis yung mga ano niya. Kumbaga itong mga letra lang to, tapos yung ano niya, talagang makinis na makinis yan. Pati itong mga ito naka-inbus talaga ng maganda. Tapos frosted siya. Ayan ito, hindi natin masabing proof to kasi circulated coin to eh. Ayan o. Ito pwede ko rin masabing proof to kasi ang kinis niya o. Problema lang, circulated coin siya. Kaya kung proof man siya, nawala na yung pagka-proof niya. Ayan o. Tama-tama na nga ito eh. Wala akong hawak na proof. Bale, malay mo may magbenta sa atin ng proof. So, mga kaibigan, ang presyo niya, very good, 18. Fine, 11 pesos. Very fine, 27. Extra fine, 39. 43, almost uncirculated. 58 ang uncirculated. Ah, mali. 1970 ito pala yun. Ito, 1974. Very good, 16 pesos, fine, 25 hanggang very fine, 31 ang uncirculated. Ang proof na sinasabi mo, mga kaibigan, 290 ang mahal. Mahal niya, mga kaibigan. So, mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe. Papress ng subscribe, papress ng notification bell, pasilict ng all para mantipay kayo pag ako nag-upload ng video. Palike na rin at kung gusto nyo i-share, pa-share na rin. Maraming salamat, mga kaibigan. Magandang gabi.